sa lahat. So, ang sabi po sa atin, ay sinong mangangaral? Tayo po. Pero ang sabi ng Biblia sa atin, we are to be salt of the world. Tayo po yung asin na nagpe-preserve. Kaya nga, ang mundo na ito ay patuloy na nagpapatuloy na hindi ginugunaw sapagkat, di ba natatandaan niyo yung, kanin pa kay Abraham ba? Yung nakipag-bargain siya? Ah, si Lot. Oo, sa panahon ni Lot, di ba? Ililigtas ni Abraham si Lot. Eh sabi ng Panginoon, gugunawin ko na yan. Eh sabi ng Panginoon, eh kung meron pong apat na po na Kristiyano doon, gugunawin niyo pa ba? Sabi niya, hindi. Ay, hindi si Abraham, si Noah yata. Okay. 40, 40 na Kristiyano. Eh sabi ng Diyos, oh, sige, kung may 40 diyan, hindi ko yung gugunawin. Pero alam niya na walang 40. Kaya nakipag-bargain uli siya sa Panginoon. Sabi niya, kung merong 30 po, oh, hindi ko nagugunawin niya, may 30 pala eh. Pero alam niya, hindi pa rin 30. Bumaba hanggang 10. Kasi ilan lang sila eh. Okay. So, sabi po sa atin dito, sabi ng Diyos, oh sige, kung merong Kristiyano diyan na ganitong bilang, hindi ko yan gugunawin. Ang ibig kong sabihin nun, kung kayo po'y nabubuhay na tama bilang Kristiyano, kayo po ay tumutulong para hindi mabilis ang bulok ng mundo na ito. Kaya sana po ang bawat isa sa atin, tama po kaisipan natin na tayo po ay Kristiyano at kailangan kung Kristiyano ka, maalat ka. Kasi kung hindi ka maalat, hindi ka makakatulong para ang mundo na ito ay hindi mabulok agad. Tandaan niyo po, ang mundo na ito ay sa pabulok na talaga. Di ba? Pero dahil merong mga Kristiyano na nabubuhay ng ayon sa ating Panginoong Hesukristo, nabubuhay na maalat na Kristiyano, siya po ang tumutulong, sila ang tumutulong para ang mundong ito ay ma-preserve. Sana po ang bawat isa, alam niyo kung merong ganito karami na Kristiyano na tunay na maalat, okay? Dahil sabi ng Bible, meron din palang hindi maalat. At hindi na natin tatawagin Kristiyano yan. Kasi ang alam ko, ang Kristiyano sumusunod kay Kristo. At pag sumusunod kay Kristo, salty yan. Amen. So, ang sabi po sa atin dito, kaya nga, malinaw din. Kanina nabanggit. Kailangan naintindihan natin, kung tayo po, ayan, hindi po biro yung sinabi ko, na marami lang sa atin, maalat lang kumain, pero hindi maalat na Kristiyano. Kaya nga marami sa atin, may sakit eh. Kasi hindi tayo maalat na Kristiyano, maalat lang tayong kumain. Di ba? Kaya marami sa atin ay kalimitan ang cost ng sakit sa atin. Yung, di ba, laging pinagbabawal yung kailangan uminom ka ng maraming tubig, huwag kang kumain ng masyadong maalat. Tama? Yes. Dahil po, ang sabi po sa atin dito ay, pero kapag ka ang Kristiyano po ang pinag-uusapan, ang sabi ng Bible, dapat maalat tayong lahat. Upang makapag-preserve. Ano ba yung isda na pag binibili nyo nakababad sa asin? Yun, yung tamban, no? Yung maraming tinikpo, no? Anong ginagawa nun? Pinipreserve yung isda sa kabulukan. Okay? Kaya tayo po, bilang Kristiyano, kailangan pong naintindihan natin, tayo po ang preservative ng mundo na ito. Kaya nga, kung tayo po ang preservative, tayo po ang tumutulong para hindi ito mabulok, sana hindi ka parte ng kabulukan. Okay? Sana po hindi tayo kabahagi doon sa mga bagay na ikabubulok ng mundong ito. Ayan. Gusto kong linawin, bakit ba tayo
hindi naniniwala na ang sodium bill ay ipasa. Alam niyo ba kung bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah? Tinatanggi yan ang mga bakla. Hindi naman dahil sa kabaklaan at katumbuyan kaya ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Okay, hindi lang yun ang dahilan. Pero malaking bahagi ng kasalanan yon ay yung kabulukan ng kabaklaan at katumbuyan. So, ang sabi po sa atin, and then tayo na supposedly magpipreserve. Okay? Magpipreserve ng mundo na ito. Sasama pa tayo doon? Hindi kaya nakikibahagi tayo sa kabulukan ng mundong ito? Na samantalang, paano ba napapreserve ang mundo na ito sa katotohanan ng salita ng Diyos? Kaya nga tayong lahat, ang sabi ng Bible, huwag niyong bunutin ang muhon, ang lumang muhon. Kasi yun ang palatandaan para hindi kayo maligaw. Alam niyo, ang dami ng mga mananampalataya, nakakalungkot na ligaw na sila. Alam niyo kung bakit? Na supposedly they were the preservative. Pero anong tinanggap nila? Yung mga bagay na magaan sa kanila. Alam niyo, mahirap tumayo sa katotohanan. Maraming mga tao ang dating tumatayo sa katotohanan, ngayon hindi na. Maraming mga simbahan na tumatayo dati sa katotohanan, ngayon hindi na. Dati sila yung preservative of the truth. Ngayon sila na yung nagkokos para yung truth na yun ay ma-watered down, sabi. So ang sabi po sa atin dito, to be a salty Christian, eh kailangan po ay tumutulong tayo for the preservation. Okay? Not only of this world, but the people in this world. Right. Alam niyo ba na totoo po yun, sabi ng Bible, mas maraming pupunta sa kapahamakan. Totoo po yun, mas maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo papagamit sa Panginoon para mag-preserve. Hindi po. Dahil ang mundo na ito nakahilig na sa kasamaan, hahayaan na lang natin, hindi po. Kaya po nagtayo ng kanyang iglesia ang ating Panginoong Jesucristo para ang iglesia niyan ay magkaroon ng mga maalat na Kristiyano. Maalat na Kristiyano ang gagawin upang sila po'y mag-preserve ng mundo na ito. We thank God. Dahil hanggang ngayon, may mga itinatayo ang Panginoon ng mga Kristiyanong maalat. Bagaman, nakakalungkot na marami na ng mga mananampalatayang wala ng alat. Wala na silang gamit. Alam niyo ba na ang daming mananampalatayang naggala sa mundo na ito, wala na silang gamit. Wala nang influence ang mga mananampalataya sa mundo na ito. Alam niyo ba na supposedly tayo po ay maging influence sa kanila para sa ikabubuti? Pero marami sa atin ang nagseset ng hindi magandang example sa kanila. Yes. Kaya yung iba na supposedly ay ma-preserve yung buhay nila, ito ang isang mananampalataya kasama nila sa inuman. Ito ang isang mananampalataya na kasama nila sa bisyo na hindi kalooban ng Diyos. Narito ang isang mananampalataya na mandaraya. Narito ang isang mananampalataya na may babae, na may lalaki. Alam niyo ngayon, hindi na lang lalaki ang nambababae. Kahit babae ngayon, ang lalaki na rin. Pero hindi po kalooban ng Diyos sa isang Kristiyano yun. So yun po yung sinasabi, we preserve. Buti na lang, hindi na ipasa yung batas na pwede nang ikasal si Juan kay John. Oo. Hindi na, buti, I don't know ha, alam niya naman yan. Eh, hindi naman talaga kalooban ng Diyos na ikasal ang isang lalaki sa isang lalaki. Eh sabi ko nga sa inyo, sa Norway ba? Pwede nang ikasal ang aso sa tao.
kasama. Okay? At ngayon, pinipilit sa atin na tanggapin na ang bata, pagkapanganak, hindi pwedeng sabihin mo ng lalaki o babae. Intayin mo munang magkaisip at siyang magpapasya kung lalaki siya o babae siya. Nasa kabulukan na tayo. O no, hindi pala nasa kabulukan. Bulok na ang mundo na ito. At tayo na lamang ang gagamitin para ma-preserve ito. Lagi nilang sinasabi, galit daw tayo sa bakla at tomboy. Hindi po! Galit tayo dun sa mga bagay na ginagawa nila bilang tomboy at bilang bakla. Hindi tayo galit dahil sila po pwede rin maligtas. Pero yung pabayaan natin, lalo yung Sodgy Bill, sabi ko nga sa inyo, may kwento dun sa ano na may bakla na pumasok sa isang parang 7-Eleven. Abay, eh bakla, eh hindi na tawag nung ano na ma'am. Oo, ang tawag eh, natawag siyang nagwala. Nakakalungkot dahil we ought to preserve this world by the gospel of our Lord Jesus Christ. Tayo po ang gagamitin as salt of the earth. Preserve this earth through the gospel of our Lord Jesus Christ and through the living of the true Christian. Alam niyo ba na dalawang bagay kung paano maabot ang tao sa kaligtasan? Una, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo na siya'y namatay, nalibing at nabuhay na magmuli. Pangalawa po, yun pong buhay ng mga magsasalita sa kanila. Kaya malinaw po ng bawat isa, patotoo. Nakikita ba sa atin yung sinasabi nating tayo'y Kristiyano? O tayo pa ang nagiging stumbling block? Tayo pa ang katitisuran ng iba para lumapit sila sa Panginoon. Okay? Kaya ang sabi po sa atin dito, salty Christians are preservatives. Ngayon, ang problema sa atin ay mga kinakain natin, puro preservative, ano? Yung mga tilata, yung mga tosino, yung mga hot dogs, yung mga lahat merong preservatives. At yung preservative na yon nakakasama sa atin. Tama? Yes. Pero alam niyo ba, ang Kristiyanong nagpe-preserve, nakakabuti sa mundo na ito. Yes. Kaya sana po, sa tamang application ng preservation, kayo po yon. Ang mundo na ito ay nananatiling mundo because we are helping the preservation of this world. Sana ang bawat isa ay nakakatulong nga for the preservation of this world. Pero merong tendency na yung sinasabi ng Biblia, yung asin na hindi maalat, anong gamit? Wala. Tumutulong pa tayo upong umundong ito ay mabulok. Number two, ang sabi sa atin, not only preservative but also ang sabi po sa atin, antiseptic, purifying agent. Ang sabi sa atin, an antiseptic that makes things cleaner. Ginagawa po ng yung asin pala, pagka daw inilagay sa sugat, ang sakit. Pero alam niyo ba na yun ay nakakalinis para ang sugat ay hindi ma-infect? Oo, magpagaling. Panglinis. Okay? Kaya nga tayo, alam niyo ba na kung ang buhay ninyo'y makikita ng iba, magtataka sila, anong meron sa inyo? Kaya nga minsan, pagka yung tama ang buhay natin, lalapit ka pa lang, halimbawa sa nagiinuman, lalapit ka pa lang, sasabihin na sa mga kasama, natatandaan niyo po yung kwento ni Brother Dandy, natatandaan nyo yung barkada niya na umiinom and then pumunta si Dandy. Alam yung ginawa ng barkada? Sinuntok yung barkada kasi inalok si Dandy. Eh alam niya na si Dandy ay mananampalataya, hindi na umiinom. Sinuntok niya yung kasama niya dahil
in a lock na uminom si Dante. Ganito po, halimbawa, ayan, mga estudyante, sa school, kung kayo po'y nagpakilalang Kristiyano, okay? Alam niyo ba na magyaya kagampalan sa hindi tama yung mga kaklase niyo? Sasabihin ko lang, yakagin natin si... Sino ba napasok? Yakagin natin si Romel sa computer. Sasabihin, una pong sasama sa atin niya, yan nga magyayakan sa atin. Wala nga tulog niya, kaya parang adik yan eh. Oo. Mali. Alam niyo, lagi kong sasabihin, masama ba ang computer? Hindi po. Hindi natin sinasabi, walang nagsasabi sa atin dito na masama ang computer. Pero, kung mamamatay ka dahil sa computer, masama po yun. Kailangan, naintindihan natin, tayo po ay gagamitin para yung buhay ng iba, konti malinis. Kayo po ang ginagamit upang yung iba na marumi, eh paminsan dahil sa kasama kayo, napapalinis. Di ba, alam mo ba kayo? Sino pa po nagmumura dito? Taas po, taas. May magtaas kaya? Alam niyo ba na sa mundo po, di ba, bukang bibig ng mga tao yan magmura. Di ba? Pero sa mananampalataya po, sana naintindihan natin. Hindi na kalooban ng Diyos yan. At alam niyo ba na minsan pagka may mga tao na bluntly nagmumura at lumapit kayo, napapahina yung mula niya. Nabubulong na lang. Dahil na andyan kayo. Bakit po? Kasi po, tayo po ginagamit as cleaner. Tagalinis yan, nai. Tagalinis. Tayo po, yung janitor fish, alam niyo yung janitor fish? Kaya pala tinawag na janitor fish yun. Lahat ng dumi doon sa aquarium, siya yung kumakain. So, anong sinasabi sa atin? You must be a salty soba, salty Christians, dahil kayong gagamitin upang yung buhay nyo na malinis, eh, makita, di ba, sabi ng Bible, sa Matthew 5, I believe yung, you are the light of this world. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang ibig pong sabihin nun, sa ating pong buhay Kristiyano, ginagamit din po na ang tao mapalapit sa Panginoon at kanyang malinis yung kanyang buhay. Pero again, yun po ay kailangan kay Kristo lumapit, hindi sa atin. Pero ginagamit po yun. Okay? So, ang sabi po sa atin dito, we are preservative, we are antiseptic, purifying agent. Okay? Tayo po ay ginagamit bilang asin ng sanlibutang ito upang ma-preserve and then, ang sabi pa ay malinis. Number 3, flavor. Oh, patis. Patis. Alamang. Yung alamang? Bagoong. Bagoong. Flavoring. Alam nyo, tayong mga Pilipino ay sinakop ng mga Kastila because of our spices. Tama? Dahil tayo po ay ang hilig natin, ang alat na ng ating prito, kailangan pa natin ng suka, lalagyan pa ng sili, lalagyan pa ng asin. Because yung ating taste bud, di ba? Naghahanap na masarap. Pero sabi po sa atin, ang Kristiyano na maalat, siya po ay ginagamit para ano? Flavoring. Alam niyo ba na pagka kumain ka ng asin, ang tao nauuhaw. Hindi
kanilang pala flavoring ang ginagawa ng ng asin. Pag kumain ka pala ng asin, it makes you thirsty. Ang ibig pong sabihin nun, yung mga tao na nakapalibot sa atin bilang mga Kristiyano, sila po'y nauuhaw sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung bakit? May mga bagay silang nakikita sa inyo. But ito, pagka may problema, hindi bunga nga ng bunga nga. Oh, may mga taong, lalo mga misis, ano? Pagka may problema sa pera, maghapong nagbubunga nga yan. Abo? Kaso pala nagbubunga nga. Hindi lang si Milan na nagbubunga nga. Si Paul pala. Hindi, anong sinasabi sa atin? Ang sabi po doon ay, tayo po ay nagiging flavor. Yung mga tao na nakakakita sa buhay bilang Kristiyano, eh tinatanong nila, ano kayang meron ng tao na yan? Kaya dapat ang mga Kristiyano, totoo yung sinasabi ng Bible. Ano yon? Sa 2 Corinthians 5:17. Nakita nung, alam niyo yung mga kapitbahay niyong matagal na? Alam na nila ang ugali ninyo, di ba? Yes. Pero, alam din nila na dumating yung pagkakataon na kakilala ka kay Kristo. Alam din nila na ikaw ay naging miyembro ng Freedom Bible Baptist Church. Amen. But the question is, kailan, ilang taong ka ng miyembro ng Freedom Bible Baptist Church wala pang nakitang pagbabago sa iyo kapitbahay mo? Alam nyo, ako lagi kong sasabihin, sana wala nang nagmumura sa asawa dito. Sana, kung tayo po'y Kristiyano, hindi po tama minumura pa natin ang ating asawa. Hindi tama na minumura pa natin yung ating mga anak. Hindi po. Kasi po, ang sabi ng Bible, as a soul, okay? We are the flavor, okay? Ang flavor po nagpapasarap sa pagkain. Tama? Right. Hindi po yan nagpapasama ng lasa ng pagkain. Di ba pagka yung may masamang lasa sa pagkain, imbis na yung excited kang kumain, pagka may lasang yung aftertaste na tinatawag, wala na, ayoko na. Kamatis. Allergy lang. So ang sabi po sa atin, ang Kristiyanong salty is the flavor of the month. Tayo po yung flavor, tayo yung nagpapalasa doon sa mundo na ito. Kasi, di ba, alam nyo ang mundo na ito, ang daming bad news. Di ba? Noong isang araw pala, lumindol na, hindi ko pa alam. Kahapon ba? Friday. 5.5 sa Richter scale. Hindi ko pa alam. Ang daming balita na hindi maganda. Ang daming pinatay na baboy na supposedly na ibenta na, nakain sana ng gamer. Pinatay lang. Ibinaon dahil sa African swine flu. So, yun po yung sinasabi. Ang dami ng balita na hindi maganda sa mundo na ito. Pero alam niyo ba ang Kristiyano? Siya lagi ang mayroong mabuting balita. Parang natatanda po nung nag-witness na ganyan. Eh yung pala, yung ali, gusto nang magpakamatay. Eh di ba tayo, ang bibigay natin buhay na walang hanggan? Nagalit yung aling wini-witness ako. Magpakamatay na nga ako, bibigyan mo pa ako ng buhay na walang hanggan? Alam niyo po, kailangan naintindihan natin. Tayo po ay asin, tayo po ay Kristiyanong maalat na nagbibigay ng flavor sa mundo na ito. Ang mundo na ito may problema na, ang daming dengue. Pero alam niyo ba, sabi ng, may namatay na si dengue. Pero sabi ng Bible, for me to live is Christ, and to die is dengue. Hindi po, to die is Christ. Sabi nga natin, si Gwen po hindi namatay sa dengue. Namatay siya, yun ang panahon ng Panginoon sa kanya. Ang
Sabi ng Bible, for me to live is Christ and to die. Okay? Kaya, ang Kristiyanong maalad, nagpe-preserve. Ang Kristiyanong maalad, nagpo-purify. Ang Kristiyanong maalad, nagbibigay ng flavor sa mundo na ito. And then last, ang sabi po sa atin dito, sa Old Testament time po, alam niyo ba na pagka nag-aalay, nire-require ng Diyos na lagyan ng asin yung alay nila. Alam niyo kung bakit? Yun pula, di ba inaano yan sa apoy? At pagka yan ay naano sa apoy, natutunaw yung asin. Nagiging steam. At umaakyat sa langit. Okay? Ang ibig sabihin yung sweet savor. Di ba yung laging sinasabi pagka yung nag-aalay? Sweet savor. Masarap na samyo. Ang Kristiyano na maalat, mabango sa Panginoon. Nung linggo lang, I don't know kung sinasalbahe tayo o ano, may nagtapo ng asong patay dyan sa tabi natin. At kung hindi tatakluban, pumapasok yung amoy hanggang nung Sunday nga, tinakluban nila, nangamoy pa rin yun, tinakluban ko pa rin. Ang sama ng amoy, hindi ka makakatulog. Sasakit ang sikmura mo kasi ang sama ng amoy. Amoy pa lang yun, nakakasakit na ng sikmura. Pero merong amoy na makakatulog ka naman. Ang sarap sa amoy, makakatulog ka naman. Diba? Lalo yung asawang mabango. Diba? Ang sarap amuyin ng asawang hindi maalat ang amoy. Kaya yung mga babae, hindi ibig sabihin matagal na kayong kasal, laging maalat ang amoy nyo. Dapat nga, pag alam mong dadating na ang iyong mister, maligo ka na. Hindi ibig sabihin ay kung ano, kundi masarap yun na pagdating sa bahay, minaamoy tayong mabango. Di ba? Bakit po? Kasi po, ang sabi yung asin, pag yan po ay napakulukan, naapo yan, ang sabi po sa atin natutunaw yan. And then pagkatapos yung umaakyat yung steam, at sabi po ay nagiging mabuting amoy. Kapag ka ba kayo dumadating sa mga lugar, naaamoy ba kayong bilang masarap na amoy, bilang Kristiyano, o kayo nagdadala ng masamang amoy? Mabango po dapat, supposedly, ang mga Kristiyano na maalat, eh ang sabi, dapat mabango. Ang ibig kong sabihin yan, alam niyo yung pabango daw, pagka nahaluan lang ng, di ba, yung hindi magandang, ano, bumabaho na yan eh. Di ba? So, kailangan pure. Kaya nga, yung sinabi sa atin, balikan natin, last na. Yung verse natin, bro, sa Luke chapter 14, verse 35. Ayan, balik na tayo. Yung pinakadulo, ito ang mabigat. Verse 35. Ah, hindi. 34 muna. Hindi nakalagay dito yung ano. Ang sabi, salt is good. Yes? Christian salty Christians is good. Pero ang sabi sa atin, merong ba? But if the salt have lost his savor, pag nawala na ang alat ng asin, wherewithal shall it be seasoned? Sa ano pang ipang-aalat ng asin na wala ng alat, pero asin? 35, bro. 35. It is neither fit for the land. Hindi na, di ba yung tayo pagka yung may mga bagay na wala ng gamit, itinatapon natin yan. At yan, ang sabi, itatapon sa land, nor yet for the dunghill. Yung tapunan ng dumi. Kahit daw sa tapunan ng dumi, ay hindi, wala rin gamit yun. Ang sabi pa, but men cast it out
He that hath ears to hear, let him hear. Ang sinasabi po dito, meron pong tradisyon ang mga Hudyo na kapag ka ikaw ay umalis sa pananampalatayang Hudyo, ikaw po ay binibilang as heretic. Pero pag nagpasya ka na bumalik, heretic, at pagkatapos kinakast out sa synagogue, ibig sabihin, pinapalayas ka. Pero pagka gusto mong manumbalik, alam niyo pala ang gagawin? Ikaw ay pahihigain, alam mo, doon sa ating, anong yan, sa gate na yan, pahihigain kayo yan. At hahayaan lahat ng mga papasok sa sinagog, aapakan kayo. Dahil, anong sabi? Nawawala na po tayo ng kabuluhan. Na kahit paapakan tayo, bali wala na. Alam niyo tayo, mga mananampalataya, o mga Kristiyano, na pagka hindi po tayo nabubuhay bilang maalat na Kristiyano, dumadating yung panahon na wala na tayong influence sa iba. Wala man lamang na influence na yung mga tao mag-isip na ikaw ay kanilang sundan dahil ikaw ay sumusunod kay Kristo. Pero pagka po hindi tayo nabuhay bilang isang Kristiyano na maalat, dadating po yung panahon at aapakan na lang tayo. Na tayo po ay baliwala na lamang. Na samantalang may gamit pala tayo. We preserve the world. We purify the world. We give flavor. And then, hinihingi po sa pagsamba asin. Kaya nga tayo, tulungan po tayo ng Diyos na pagka tayo po'y sumasamba. Sana po tunay na tayo po ay asin. Okay? Sabi ng Bible, nawawalan po ng kabuluhan. Nawawalan ng saysay na tayo po'y tinatawag natin yung ating sarili na Kristiyano, pero wala naman tayong alat. Hindi nga mapakinabangan na kahit apakan pa ng tao eh. Alam niyo yung tunay ng Kristiyanong tumatayo sa Panginoon, kalimitan tinatapakan ng ibang tao talaga yan. Pero ang masama, kaya ka tinatapakan, wala ka ng alat, wala ng influence sa buhay mo yung ibang mga tao para sila makakita ng pag-asa kay Kristo. Natural po sa mundo na ito, kung tatayo tayo sa katotohanan ng salita, tayo po ay aapakan ng ibang tao. Okay lang po yun. Pero kung ika'y tinatapakan dahil wala ka ng alat, yun po ang masama. Yun po ang isang napakalungkot na kalalagayan ng isang mananampalataya na inaapakan ng ibang mga tao dahil wala na siyang alat. Kaya sana po tulungan tayo, bawat isa sa atin na naririto na nagsasabing we are Christians, sana all of us as Christians are salty Christians. Tulungan tayo ng Diyos. At sana, kung tayo man sa ating buhay ngayon, nakita natin na hindi tayo salty Christian, may this time, mananalangin tayo, kayo po ay mangangako sa Panginoon. Hindi sa akin, kundi mangangako sa Panginoon. From now on, I will be a salty Christian. Let's pray.